Hello po, kumusta po sa lahat po ng mga Libra? Ano man po ang inyong gender? Ito po ang inyong April 4 hanggang April 10 weekly tarot reading po ito, Taglish o Tagalog tarot reading. At ito po ay para po sa collective, general po ito, intuitive tarot reading. So, ito po ay may connection o may kinalaman po sa inyong hanap buhay, profesyon, inyong trabaho, pinagkakitaan, part-time jobs o ano man po yung inyong pinanggagalingan po ng pera po ninyo o income. So, ang marami po sa inyo, mga ating dude, ay napakaswerte po ngayong pong week na ito. Sa ilan po, lalo na yung mga sagad na po, no, yung nasasabi mo talagang my God, simot na simot at halos zero balance ang mga e-wallet, bank account o ang inyo pong literal na wallet ay wala pong kalaman-laman, puro resibo na lang po ang laman at mga ID. Ayan po, talagang stress na po ang marami po sa inyo ngayon. Ngayong week na to ay talagang halos gusto mo nang sumigaw na sana matapos na lahat ng problema sa pera at magkapera ka na ng talagang malaki at mabayaran mo na lahat ng dapat mong bayaran, mga kailangan mong mabili, ay mabibili mo na yung mga gusto mo, lalo na kung ito ay tungkol sa pleasure o kaya po ay yung bang makapag-indulge ka naman, yung hindi ka makakaramdam ng guilt o hindi ka makokonsensya na gagastos ka ng gagastos o mag-o-order ka na mag-o-order online, mamimili ka, mag-shopping ka, hindi ka magigilty, at hindi ka maghihirapan kasi sa ilan ay hindi maiwasan na kahit hindi mo kailangan, parang gusto mo eh. Parang gusto mong bilhin. Tapos, yun na hanggang sa hindi mo, kumbaga parang yung maliliit na ganun hanggang sa bili ka ng ganyan, bili ka ng ganito, order ka ng ganyan, hanggang sa magugulat ka na lang ay nako, kulang na pala ang budget para sa hanggang sa umabot yung sa next sweldo mo o salary. So, parang ito yung problema na parang nagiging parang paulit-ulit, no? Cycle. Nagiging cycle na po na parang pakiramdam mo, ang hirap naman putulin ng ganitong cycle na okay, marami kang pera ngayon, kakasweldo lang, tapos may stress ka kasi magbabayad ka, may bibilin ka. So, may mga kailangan ka pang kumbaga sa ilan, lalo na sa mga nag-iipon. So, meron pang ganon. Sa mga, syempre, kailangan may kalta. Hindi mo maiwasan sa ilan, may kaltas, may mga tax. So, talagang nahihirapan tong ilan. Parang gusto mo nang magpalit ng trabaho, makahanap naman ng mas malaking sweldo. Gusto mo nang matapos yung energy dito, yung pinaka strong na message o yung strong na energy, mga ting dude, ay yung gusto mo nang matapos sa ilan, hanggang sa panaginip mo na nanaginip ka na hinahabol ka ng naniningil sa'yo o napapanaginipan mo na nagtatago ka kasi nga may naniningil sa'yo, hindi mo alam pa paano ka makakaiwas. So, or yung mga due date yan, mga ganyan, yung mga kailangan na talagang lagpas na sa deadline, kailangan mo ng bayaran, parang natataranta ka na, nandun na yung nagpapanik hanggang sa panaginip mo ay yun nga, sinisingil ka or namamroblema ka kasi kailangan mo ng pambayad, kailangan mo ng ganito, at may mga kailangan, yung mga kailangan po sa inyong tahanan, sa family po ninyo, kailangan bayaran o kailangan bilhin. So, sa ilan ay halos gusto mo nang sumigaw, gusto mo nang yung bang, pero sa ilan ay tahimik, ano, mga ating dude na nagdarasal, humingi ng tulong sa Panginoon, humingi ng tulong na Diyos ko, matapos na sana itong problema na to, lalo na sa mga meron pong malaking problema sa pamilya tungkol po sa pera o sa inyo pong trabaho, nakagawa ka ng kumbaga hindi mo sinasadya, nagkamali ka at ayun na may deduction sa iyong salary, yung inaasahan mo na amount ng iyong pong sweldo ay
ayun na, malaki ang kaltas. Yung mga bayaran mo ay halos lagpas pa sa amount ng iyong sweldo. So, napakahirap po nito. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo, paano pagkakasyahin, o nakakaisip ka na naman na kanino kaya maghihiram, paano kaya, or mag-apply ng loan sa bangko para makasurvive ng isang buwan. O sa ilan naman ay meron kang mga lalapitan ngayong week na to, o isang tao, pwedeng isa o higit pa na lalapitan mo, hingan mo ng tulong, pero maaring ito ay tumanggi sa'yo. Pwede po kasi dito yung energy ay parang kaya kanyang tulungan, pero kung itong tao na to nalapitan mo na siya dati once, twice, o nakailang beses ka nang lapit sa kanya o humingi ng tulong, ay ngayon kasi medyo ano na eh, tagilid na tayo dito mga ating dude, kasi parang kahit alam niya sa sarili niya na kaya kanyang tulungan sa pera, pero nag-ano na siya eh, yung bang nag-aalibay o ayaw niya na sa ngayon na tumulong sa'yo. Kasi naisip niya na yung bang baka parang sinasadya mo na, o talagang hindi ka na talaga nagtitipid dahil alam mong meron at meron ka namang malalapitan o may mauutangan. So, sa ilan naman ay naisip na hindi mo siya naaalala, i-message o kumustahin, pero eto, pag kailangan mo ng pera at gipit na gipit ka, ay magme-message ka na lang sa kanya nang yun nga, nang walang kaabog-abog ay kakamustahin mo siya, tapos hihiraman mo siya. So, sa ilan na kahit wala ka namang ganung masamang intention, pero ganun yung iniisip sa'yo. So, meron din po dito na yung meron pong magta-tridor po sa inyo, or nag-tridor na sa inyo sa pera, hindi naging totoo. Meron din po dito na dapat itong malaking amount na to ay nakuha mo, pero pwedeng ito po ay sa company, no, o sa inyo pong sa inyo pong trabaho, o sa inyo pong business, na meron ka dapat matatanggap ngayong week na to na malaking pera, kaya lang parang ano po, hindi po naging totoo sa'yo yung taong kausap mo, or hindi marunong tumapad sa usapan, sa kontrata, o sa kung ano man pong agreement. Parang ganun. Sa ilan naman ay meron po kayong customer o kliyente na paasa, na sasabihin po sa inyo sa susunod yung payment, sa susunod o bukas, hanggang sa nakailang bukas na ay iwala na, nadaan na sa limot. So, pero huwag po kayong mag-alala, meron pa rin pong solusyon sa inyo pong problema sa pera. Meron pa rin pong matino na malalapitan. Meron pa rin pong matino na magbayad sa inyo pong serbisyo, o sa inyo pong produkto, o sa inyo pong pinaghihirapan sa inyong trabaho. Meron pong makapag-desisyon sa ilan po na umalis na po sa trabaho dahil hindi ka na masaya at hindi na rin po well compensated. Kumbaga, hindi na ano eh, kumbaga mga ating dude, yung posisyon dapat mataas na eh, kaya lang hindi ka pa rin napopromote, na dapat deserve mong tumaas ang posisyon, deserve mong mataasan ng sweldo. At yes po sa ilan, kung meron kang tanong ngayon na tungkol po sa inyo pong kung sa inyo pong trabaho, sa inyong career, o tungkol po sa pera, yes yan. Ano man po yung tanong po ninyo sa isip ngayon, yes po yan, basta tungkol po sa pera. So napakaganda, positibo po yan. May matatapos po na mahirap na sitwasyon sa pera o pamomroblema. Makakatanggap po ang marami po sa inyo ng malaking pera po. Makakapag-save, makakaipon po. So ngayong week na to may sobra, at makakapag-tabi ka ng pera. Okay, so sa ilan ay maaring mapagastos ng biglaan. Kaya ipacheck nyo rin po kung kayo po ay may sasakyan. Patingnan-tingnan nyo rin po, no, lagi yung inyo pong sasakyan. Kasi po maaring kayo po ay mapagastos.
iwas po talaga sa aksidente. Isa pa rin po yan na kailangan talaga lagi ipapacheck po yung sasakyan, no? Kasi sa ilan maaari pong kayo po ay pwede pong sa iba, hindi lang kotse, hindi lang sasakyan, mga tengdud, maaring mapagastos po kayo sa inyo pong tahanan, may mga kailangang iparepair, ipagawa, ganun po. Sa mga interesado po sa authentic ORGONITE pendant at bracelet, kung may mga inquiries po kayo, PM lang po. Meron pong Facebook link dyan po sa description box. PM nyo lang po ako. Huwag pong mahihirang magtanong, guys. Mga ating dude. Okay? Tatanong lang naman po. So, kung kayo po ay interesado, gaya po nitong pwede po kayo magpa-customize. Meron din pong readily available. Gaya nga po nitong gamit ko na customized bracelet. Meron pong halo po ito, combination ng wooden elements. At meron din pong protection gems, lucky charms. Yan, gaya po nito may petchay. So, meron din naman pong customized na ito nga po, ORGONITE, na meron pong mga gems, protection stones, meron din pong, yan po, yung puro, ano lang po, yung 10 elements wooden po, puro kahoy po yan. So, meron din po tayo ditong mga latest po na readily available na ORGONITE pendant. So, may kita nyo naman po yung size, yung mga standard size po ng ating ORGONITE, authentic ORGONITE pendant. So, yan guys, sa lahat na po yan, ito po yung mga pang mail, ayan po na samples. So, yan guys, para po yan sa lahat. Kayo po ay male, female, LGBTQ, pwede rin po sa mga bata. So, pwede po kayo magpa-customize, meron din pong readily available. So, PM lang po kayo guys para po ma-forward ko po sa inyo yung mga latest designs po ng authentic ORGONITE pendant at bracelet. For inquiries, PM lang po kayo. Maraming salamat po mga ating dude. God bless po.